Yung nangyari yun, hindi na siya nakatulog. Hindi siya pinatulog ng pangyayari na yun until morning. And after that, tanong siya ng tanong sa ibang tao, sa mga kakilala niya or mga kakilala ni Father Suarez. Sino si Father Francis? Hi, Adrian Milag here. Welcome to my channel. And today, meron akong gustong i-share na story sa'yo. Grabe to. A miracle story regarding Father Fernando Suarez's death. Based on the story of Tia Idang Zoraida Francisco. Si Tia Idang, ano siya? She is Father Fernando's auntie from maternal side. Father Fernando Suarez died, alam naman natin, hapon ng February 4, tama? O namatay siya sa Asian Hospital. Okay, kasi dun siya dinala, dun siya tinakbo. And he was transferred to Heritage Park Memorial. So, si Tia Idang, Tita Annie Cruz, and Nanay Sena, his mother, nagstay lang muna sila sa room. While Fernando Suarez, piniprepare na siya for viewing in that early morning of February 5. Around 3 a.m. on February 5, a man introducing himself, Father Francis, kumatok siya sa pinto. Tapos sabi niya, "Tia Idang, I am Father Francis, the best friend of Father Suarez. He always confides to me his problems and worries. Kindly accompany me to the morgue so I can bless him." So, nagpapasama si Father Francis kay Tia Idang. Nagulat siya dahil bakit siya pa'y nileled ni Father Francis papunta dun sa morgue, imbis na siya dapat yung, di ba, magsama, siya dapat yung manguna para i-guide si Father Francis. Dumaan sila sa mga talahiban. And when they reached the morgue, Tia Idang was disappointed because Father was already embalmed. Embalsa mo na. Kasi nandun yung mga scissors, yung mga other tools na ginagamit for embalming. So, ang ginawa ni Father Francis, pinaray over niya si Father Suarez. And alam nyo, ito pang nakakagulat daw. Walang ibang tao dun sa, syempre sa morgue, wala. Sila lang dalawa. Pero parang merong crowd doon sa loob, 'di ba? Nagre-respond doon sa prayer ni Father Francis. Nung tapos na 'yung prayer, Father Francis went ahead because sabi niya na meron daw siyang pupunta raw siya ng airport dahil habulin niya 'yung flight niya. According to Father Francis, Tia Idang went back to their room alone and she reached the room and could not find yung dinaanan nilang mga talahiban na yun, di ba? Yung nangyari yun, hindi na siya nakatulog. Hindi siya pinatulog ng pangyayari na yun until morning. And after that, tanong siya ng tanong sa ibang tao, sa mga kakilala niya or mga kakilala ni Father Suarez, sino si Father Francis, di ba? So, wala makapagsabi sa kanila kung sino si Father Francis. Hindi rin nila alam kung sino yun. So, day after day, tanong siya ng tanong, sino ba itong Father Francis na to? So, nobody could tell her. And on morning, February, on the morning of February 14, Valentine's Day, she skimmed through the souvenirs from Father Suarez. And she stumbled on an old laminated card with an inscription from Father Suarez, ha? On February 21, 1992. Ang sabi doon, ito sabi ni Father Suarez doon, ha? Sulat kamay niya to. Pakikita, ito, nakikita mo naman siguro yung picture nung mismong nung sulat na yan. "This picture was received a week after I dream about a friar who welcomed me in heaven. This is my first time to see and know this picture of Father Francis." When she looked on the other side of the laminated card, nung tinignan niya, nagulat siya. Sabi niya, ito yung Father Francis na nagsama sa akin
yun daw yung Father Francis na nagsama sa kanya sa morgue at binila si Father Suarez. At alam niyo kung sino tong Father Francis na to? It's Saint Francis of Assisi. Grabe, di ba? Grabe, I mean, talagang, kung ikaw yung grabe, Saint Francis, nagpakita sa'yo, grabe. Basa ko to, it gave me a goosebump. This is a visitation from God. Alam nyo, if you don't know Saint Francis, he's the patron saints of animals and the environment. Kaya siguro dumaan sila sa talahiban. Di ba? Naalala ko nung maliit pa ako, inspired na inspired din ako sa story ni Saint Francis kasi may hilig siya sa mga animals and pet lover siya. So, kasi nung bata pa ako, may hilig din ako sa animals. No? And alam mo itong pangyayari na to, it remind us all that God is faithful to all of us. Faithful ang Diyos. God is alive in us, even in death. And death cannot separate us from the love of God. Diba? From the love of God. Even in death, He still bless us. He wants to bless us. Alam nyo, the life of Saint Francis and Father Suarez inspire us so much. And they radiate the love of God. Alam ko maraming mga anti-Catholic dito na naman ang magtataas ng mga kilay, di ba? Pag narinig to, sasabihin nyo na naman na idol worshipper kaming mga Katoliko. Bakit tayo naniniwala dyan sa mga santo na yan? Dapat direct ka kay Lord, di ba? Direct tayo kay Lord, di ba? I could not agree more dun sa point nilang yun na dapat direct tayo kay God in prayers. Na hindi na dapat natin pinadadaan sa mga santo. We Catholics, we pray directly to God. Okay? Meron bang teaching sa Katoliko na hindi kami dapat direktang magdasal sa Diyos? Wala. Di ba? Ang malinaw sa Catholic faith na we really directly prayed to God. Eh kung ganun naman pala, Adrian, eh bakit pa tayo nagpapa-intercede, nagpapadasal sa mga santo? Eh patay na sila. Why not? Right? You see, di ba kahit ano pa denomination mo, Protestant, Methodist, Pentecostal, born again, di ba humihingi ka ng mga dasal sa mga leader mo? Di ba? Group leader mo? Sa mga pastor mo? Group head mo? Humihingi ka ng prayers sa kanila. Di ba? Pastor, pa-pray naman, di ba? Tama. Eh kung sa mortal na tao nga, eh, nagpapadasal ka na makasalanan, what more pa kaya sa mga saints in heaven na malinis na sa kasalanan? They are holy and pure. Right? Do you get my point here? What more pa kaya sa kanila? Na pure na intention ng puso nila. Malinis. Because we are all one body of Christ. Tama? Mga buhay at patay, we are all one body of Christ and we need each other's prayers. At itong mga saint na to, they are our role model of our faith. Sila yung role model natin. Eh kung ikaw nga, may mga hinahangang artista eh. Di ba? Fan ka nila. Di ba mga Cardo, Korean, or ano man yan, Hollywood. May nilulukap ka. O kaya meron kang mga idol, meron kang inspirasyon, meron kang gustong sundan na yapak. Na, 'di ba? May mentor ka. What more pa kaya itong mga saints na 'to na sundan natin yung mga yapak nila? That you will be inspired on how they dedicate themselves, their life to God, on how they became martyr for our faith, for church. Tama? They died for our faith. Yun lang eh. Diba? Diba, itong mga tao na to, they are all great people like St. Francis of Assisi, St. John Paul II, St. Padre Pio. They are all achiever. Genius in their own way. Ang daming natayo na ministry, congregation, influential. Yet, they are willing to die for our faith. They are willing to die for God. There is something on what they believe. Yung conviction nila, eh, grabe, di ba? Para magpakamatay sila. Para sa faith natin.
it inspires us to love and serve God even more. At yun yung nagpapatatag sa atin sa pananampalataya natin sa Diyos. Dahil sa kanila, dahil sila yung role model natin. Tama. Alam mo itong mga saints and even Father Suarez, they lead us all to Jesus. They point us all to Jesus. Yes? Tama. Kasi naging instrumento sila ng Diyos dito sa lupa para i-evangelize tayo papunta kay Jesus. Because at the end of the day, this is all about Jesus. And guess what? All of us, and even you, you are a saints in the making. Hi! Thank you for watching. Na-bless ka ba sa vlog kong to? So kung na-bless ka, please like, share, and mag-comment ka sa baba ng video na to. And you may also subscribe on my YouTube channel and click the bell button para lagi ka updated sa mga new content na gagawin ko. At paki-like ang aking page, Brother Adrian Milag. At para sa mga libreng ebook and training na galing sa akin, punta ka lang sa website ko sa www.adrianmilag.net. It's been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.